You're live, I'm live, Don Marco Economics, welcome to my channel. Yes, magandang hapon mga ka-jerks, no? Bago tayo magpapatuloy sa ating video for this afternoon. Ito muna. So yun mga ka-jerks, no? For this afternoon, ang video na gagawin natin is manunod tayo doon na tungkol sa gagawa tayo ng reaction doon tungkol sa yung issue between the teacher and the pupils and the grandmother with 12 who, yeah. Ito na po mga ka-jerks. Noong November 13, pinahiya yung apo nyo ang pinalabas sa classroom. Opo. Bakit po? Dahil lang po sa card na hindi niya po nadala at isasoli sa teacher. Yun lang? Yun lang po. Oh, tapos meron pa kayo sinasabi na binabatukan pa yung apo nyo? Opo, nung mga previous na kasi hindi nasusumbong yung apo ko, yung previous na mga ginawa niya sa apo ko, doon ko lang nalaman nung nagsumbong na tong apo ko na yung kung anong ginagawa sa kanya. One time doon na nag-ingay yung apo ko, tinukpan niya ng ganun sa ulo, tapos sabi nung classmate niyang kambal, tinutuktukan ng sukla yung apo ko. Kaya pala nagtaka yung mami niya nung pinaligon niya yung sukla sa ulo. Oh. Ito ho. Nanay, bakit ka masasalita? Nanay, bakit ka masasalita? May kamot mo sa ulo mo, nanay? May kuto ka ba, nanay? May kuto ka ba? Hmm? May kamot mo eh, ha? Pagkatin mo, pagkatin sa'yo pa tayo. Pagkatin namin, ha? Tuloy ang laban. Ba ay naiparating nyo na sa principal? Opo, sir. Yung principal naman po, na gano'n siya na kung anong gusto rin namin mangyari. Okay. Ano po sinabi niyo kay principal? Sabi ko, isa lang po, sir, ang gusto ko mangyari dyan sa teacher na yan. Mm. Na mabigyan siya ng leksyon dahil yung ginawa niya sa apo ko hindi makatarungan. Correct. Kasi malaking, yun eh, yung influence sa apo ko, matutroma siya. Although, ang sipag ng apo ko, pumasok, matalinong bata. Andyan, sir, yung card. Kahit ngayon, papakita ko siya, dala-dala ko. Sige. Na, dahil lang sa card na yun, pinalabas niya yung apo ko, binalibagan niya ng upuan. Ilang minuto niya inistay yung apo ko sa labas. Ang sabi niya, nakalimutan niya raw balikan kasi nagsulat na siya sa blackboard ng lesson niya. Opo, ayan. Okay. Ayan yung teacher yung nakared na yun. Yung nakared na teacher. Opo. Ayan yung apo nyo. Opo, yung pinaupo sa ayan, labas. Ayan, nanggalit siya. Iniwan buti siya. Na may CCTV para hindi niya maitanggi. Sinabi niya na manigas ka dyan. Ayun, yung apo nyo nakaupo ron. At... Opo. Buti nga lang, pinaupo pa. No? Hindi pinaiskwat doon sa gitna ng ano. Yung mas nakakaya yung mga ka-choice yung ano. Yung pinaiskwat ka sa gitna ng daan. Kesa doon sa pinaupo ka nga lang, di ba yan? Naranasan kasi yung mga ka-choice, no? Na when I was grade 5, ayan, pinalabas kami ng guro namin, tapos pinaglalagyan kami ng book dito sa aming kamay talaga sa book. Tapos pinagpapasan pa namin yung libro, yun. Yung mas nakakaya yun, kaysa dito, mapinaupo nga lang, di ba? Ayun, pinagtitinginan ng mga estudyante. Opo, ang dami, di ba, yun. Pati yung parents na yun, napalingon sa kanya. Napaya nga talaga yung bata dyan. Yung apo nyo, hiyang-hiyang sarili at nakayoko. Opo. Sa nakausap nyo na po yun. Alin ba nang mas nakakaya, ha? Pinaupo ka nga ba, o yung pinatayo ka, pinaspot ka doon, tapos kamay mo, tapos may libro dito, nakapatong yung libro. Ayun, ang mas nakakaya, di ba? Guro, tungkol dito? Opo. Ano sa una po, dinideny niya na okay. Hindi niya rin yung ginawa sa apo ko. Nung sinabi ko na, nakita ko po yung footage ng CCTV okay. Sa hallway. Kaya po, huwag ka nang tumanggi, may ano po kami, ebidensya kami para. Ano po yung tubo niya doon? Yun, inamin niya na, na yun daw ang pagkakamali niya, yung pagpapalabas niya sa apo ko. So, nung inamin niya na may pagkakamali siya, ano pong sumunod ng mga pananalitaan niya sa inyo? Yun lang po yung ningin ng dispensa na ano raw, dahil doon sa ginawa niya, sabi ko, ma'am, para sa akin, parang hindi kita mapagbibigyan sa ginawa mo sa apo. Kasi hindi may pakatarungan yun. Sabi ko, dahil lang sa card, palalabasin mo. Pwede mo naman kakong sabihan, Ryzen, bukas ng umaga, pagpasok mo, kailangan dala mo na yung card. Ganun lang sana magandang approach. Or tatawagan yung magulang. Opo, yun nga po yung sinabi ng witness na gusto mo tawagan ko yung daddy nito, padala namin yung card para maano. Huwag na, haya mo sa dyan, manigas siya dyan. Ay, parang pinag-iinitan niya talaga yung apo ninyo. Pero, baka naman kasi, baka naman kasi hindi niya ibigay yung card, no? Kasi maraming pangunahin dahilan na hindi masasauli yung card dahil bukod sa nalimutan, hindi pa ibigay. Kailangan papirmahan ng mga parents na yun. Kailangan papirmahan yung mga card. Kaya madalas, ayan, napatagalan, di ba? Kasi hindi binibigay agad kung kailan yung gustong kunin ni guro yung card na yun. Dahil kailangan, di ba? Kasi ayan, kailangan ko talaga i-remind always. Sir, ang ganda ng feedback niyan. Pag every time na magkikita kami ng teacher ng apo ko, tatanungin ko kung anong feedback. Kasi niya,
ah, mami, okay yung apo mo, marunong yan sa klase. Baka mainit ang ulo niya ng mga oras na yun. Hindi ko lang po alam, sir. Ha? Kasi kung mainit man ang ulo, dapat di niya dinadala sa school. Correct. Kasi correct. May mga pupils siya eh. May tendency na sa init ng ulo niya, makadisgrasya siya ng estudyante. I agree. Siyempre naman, nanay, kaya ba naman ang tanongin na kumusta na yung ano mo, kumusta na yung estudyante ko dito. Hindi, siyempre, kailangan sabihin ng guro, mabait yung anak mo, matalino yung anak mo, magaling saan. Kailangan talaga na i-appreciate yun sa guro. Diba, guro nga siya, diba, alam niya kung anong ginagawa ng estudyante doon sa loob. Well, kung may kapabalaghan nga ng anak mo na ginawa yung apo mo nanay, no, madaldal ka kasi, diba? Miss Melita Limhuco, madam, andito po si Lola Salve. Opo. Gusto ko kayo makausap. Gusto ko po makarating sa inyo, kaya ko po nirereklamo ito dito. Magkaroon kayo ng leksyon sa hindi makatarungan na paggawa nyo sa apo ko. Dahil kung sa pamilya mo ginawa yun, siyempre maano mo rin yung kung anong nararamdaman ko. Opo. Ma'am, pwede kayo makasuhan criminal, hindi lang administratibo. Ang mas matindi dito, 7610 child abuse. Kasi po, pinayay nyo yung bata, na-trauma yung bata, pasok po to sa 7610. Nanay, ikaw kaya yung guro? No? Ikaw kaya yung guro na... ikaw yung magturo dyan. Ikaw yung magturo kung ano ba ang isang guro. Ano ba ang halaga ng isang guro nanay, no? Ikaw kaya magturo ng estudyante mong mga bulakbul, ganun. Yung mga estudyante mong matigas ang ulo. Di ba? Magagalit ka rin. Yung anak mo nga, hindi mo maano. Ikaw pa kaya. Yung guro pa kaya, di ba? Ikaw na lang yung magturo nanay. Yung kung nagawa ko, mali lang po sa disiplina, pero wala po kong intensyong saktan po yung bata. Wala po kayong physical na pananakit ginawa sa bata, pero ma'am, yung emotional, psychological na pananakit, dito kasi yung bata napahiya, nakayuko siya, at hindi natin alam. Well, na, well, ma'am, wala po kayong mali tungkol sa pagdisiplina nyo. Nakadepende po sa inyong gusto kung paano nyo, anong paraan nyo gusto disiplinahin yung mga bata na handle nyo, di ba? Kailangan nyo, no? Kailangan nyo. Hindi naman lahat ng mga bata na magagaling, hindi masipag sa pag-aaral, hindi naman ganun. Mas marami nga dyan, magaling ka nga, di ba? Tapos yung mata mo wala dyan, ang iniisip mo to andun sa laro yun. Hindi talaga lahat ng mga bata magaling. Kaya sa tingin ko dito, ini-spoil ng ano, nung grandma or nung mother. Yan, sige, tuloy natin. Kung ano pa talagang trauma ang naramdaman nito ngayon, gawa nitong insidente, kitang-kita naman po sa video, sa footage, na yung mga ibang estudyante, nagsilapitan sa kanya, tinitingnan siya, at siya'y nakayuko, hiyang-hiya sa sarili. So that's trauma by itself. And pag nagka-trauma yung bata dahil sa kagawan mo, meron kang kasong child abuse, madam. Pero yung pong ginawa ko, ang intensyon ko lang po doon, bigyan ng disiplina, wala po ko intensyon ng saktan yung bata. Ma'am, hindi po ako pulis, ano? Opo. Pero nakikita ko rito, meron ka talagang intensyon na pahiyain yung bata. Wala kang intention to abuse him physically, but emotionally and psychologically, the intention was there. Kasi nga po ma'am, yung paglabas mo, daladala yung upuan niya, binagsak mo pa yung upuan, at galit na galit ka, nandun. Well, mga ka-sirs, no, based on my observation on this watch, I'm still watching right now, yes. My observation is, nadala lang sa emotion si, si Bosin. Kaya ganun yung mga pananalita niya. Parang itutulak niya pa doon sa kamalian niya yung guro. Talagang siya yung mali, di ba? Pero sa akin, walang mali dito ang guro. Tama lang yung ginagawa niya to those who are the pupils na ayun, involved sa issue na to. Pero sa totoo lang, mahirap maging guro, mga kapatid, mga ka-jerks. Mahirap talaga maging guro. No? Kasi sa 20 mil naman, 20 mil naman na buwan mo, tapos ang dami mong mga malilikot na mga estudyante. Tapos yun, di ba? Kaya yun, tama lang sa bata. Ayan. Baka natin hindi natin alam ang buong katotohanan o ang buong kasalanan ng bata. Ayan, napagalitan ang guro. Yes, tuloy natin. Kasi ganito nga, nadadala lang talaga ng emosyon ko si ano, Bossing. Yung facial expression mo at pagkatapos, sabay pasok mo at yung bata nakaupo doon, pinabayaan mo nakaupo doon, pinabayaan mo siya mapahiya sa kanyang kapwa mga estudyante, that by itself is child abuse. Sir, kung yun pong mali kong yun, ay hinihingi ko po ng sorry. Okay, sige ma'am, gusto mo humingi ng sorry kay madam? Hindi ko naman po intention na gawin yung sa bata na ganun. Humingi po ako ng pasensya, humingi po ako ng tawad. Ma'am, matanong ko lang po ma'am sa inyo. Ganun ba yun para sa inyo, yung tamang padisiplina ng bata kapag halimbawa nakalimutan lang dalhin yung card na as supposed to dapat ang ginawa nyo, tinawagan nyo po yung magulang na magulang, pumunta kayo rito, dalhin nyo yung card. Bakit kailangan pampahayain yung bata dahil lamang sa napakaliit na kasalanan ng bata? Nasabay lang po yung dun sa away nila ng kapatid niya. Nasabay na yung galit ko, kaya yun po, napalabas ko po siya. Ma'am, oh. Kung talagang yun ang nangyari, still, hindi pa rin yung ganong klaseng way na para yung bata ay disiplinahin at pahiyain.
sa buong eskwelahan. Oo, si? Si? Di ba? Pero mga bata kasi mga ka-church na, ayan, kahit hindi ka kasali doon sa mga nagugulong nang nangyayari, di ba? Hindi ka kasali doon sa mga gulong nang nangyayari. Bunga na nadamay siya, di ba? Siyempre, napabalingan ng galit, pero since hindi tama, di ba? Pero para sa akin mga ka-church, no? Imalay natin kung siguro siya mismo yung nakita, di ba? Naranasan ko rin niya mga ka-church, no? Yung bully, hindi matatawag na bully, ano eh? Yung sapatos ng ano, yung sapatos ng klasiko, ayan, pinagtatapon nila. Ano nangyari? Napunta doon siguro na nagtuturo na habang nagsusulat yung guro namin mga ka-church, no? I would share that because this is my experience. Yes, English time. Oo, totoo yan. Anong nangyari? Pinulot ng guro yung sapatos at sa akin po ibinalik. Hindi ibinalik sa akin, ha? Kundi nalapitan ako at pinasingot-singot na sa lipas sa buong mukha ko yung sapatos na napakababaho ng paanan ng sapatos yun. Pero sa akin talaga, ibinaling yung galit na habang ako lang naman ay nagsusulat na nandoon sa notebook ko at habang mga kaklase ko nung nagatawa ng mga ka-church, pero ayan, ang ginawa ko na nahimik na lang ako kahit galit yung puso ko, galit ko sa siguro wala akong nagawa dahil ika nga, kasalanan namin lahat since na kung hindi man na kasalanan ng anak mo, bunga na nandoon siya sa lahat ng mga kaklase niya, diba, nadadamay na rin lahat, ika nga sabihin natin, diba, kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat, diba, yun, totoo yun. Since hindi naman alam ng guro, alam nung hindi magagalit siguro, then nakikita namin yung may tapon doon ng sapatos siguro sa harap niya, siyempre pulutin niya, at ako yung nakita, at pag akala niya, ako yung nagtapon, ako yung nahimik lang. So yun yung mga kapatid, mga ka-church, no? At atin kasi, yun eh, mas mabuti pa nga ito, hindi pinaupo pa sa daan. Yun ang sa kapanahon na namin, pinaggaganon pa kami ng ano, stick, para matuto lamang. Mm-hmm. Opo, sir. Diba? Pwede mo naman, ma'am, ang gagawin, ipapalipat siya sa ibang upuan. Opo. Kung nasa first row siya, ilagay mo siya sa back row. Well. Ha, intindihan ko po, sir. Ba't pati yung ulo niya pinupukpuk niyo raw ng suklay? Wala po kong hawak ng suklay that time. Wala po. Ma'am, hindi po yun that time yung... Kahit naman siguro ipalipat pa ng ibang upuan since isang buong mag-aaral, isang buong kaklase, isang classroom, pag lahat talaga malikot, nadadamay yung walang ano, walang... kamangmang o naradamay yung walang kaalam-alam, diba? Since nga kung gano'n man alam nangyayari, sasabi ni ma'am ngayon, ayan, kahit ilipat pa niya ng ibang pakailang basis dyan sa upuan, nandun pa rin yung maingay na nandun yung malikot, makulit, yung mga bata na gano'n ba, no? Hindi pa rin may iiwasan yun. Totoo yun. Siyempre lahat tayo nagdadaan bilang estudyante, lalo na pag public, kahit naman siguro sa private, gano'n pa rin, diba? Inaano mo siya sa ulo ng suklay niyo, previous na po yun. Anay, kwento lang po yun sa akin ng classmate niya. Kasi yung mga time na yon, hindi ka nakocover ng CCTV, kaya kaya mong i-deny yun. Hindi makatarungan yung ginawa mo sa apo ko, kaya dapat mabigyan ka ng leksyon. Ano pong leksyon ang gusto niyo, ma'am? Gusto ko, magpahinga na sana sa bahay nila. Yun ang sinabi ko sa kanya. Alam mo, ma'am, doon po sa admin case, apo, matagal-tagal yon, hindi kami asa dyan. Dito sa mabilisang kaso, child abuse, dito ka namin yayariin. Pasensya na sa word, yayariin ka namin dito. Kaya po, humihingi po nga ako ng sorry. Para balik pa rin natin ang sitwasyon. Akong gumawa nun sa apo, humihingi lang akong sorry, papayag ka ba? Hindi makatarungan yung ginawa mo. Okay. Ang taas ang expectation ko sa apo ko, matalino yung bata yan, malayo pang mararating yan. Ikaw nagsabi, matalino yung apo ko. May pangarap yung apo ko. Sa ginawa mo sa kanya, sa takot niya sa'yo, baka mamaya tama rin ang pumasok yung apo ko. Although sipag-sipag na apo ko pumasok. May nararamdaman niyan, pinapapasok namin yan. Dahil ayaw niyang umabsent. Tapos gaganyanin mo lang, iningi ka sa akin ng sorry. No, sorry. Will, why not, nanay? Bakit kung hindi natin bigyan ng pagkakataon mag-sorry, di ba? Ikaw kaya sa sitwasyon bilang guro, di ba? Kung sa'yo mangyayari yun, anong iisipin mo? Di ba? So yung mangyayari yung gano'ng klaseng sitwasyon na ikaw yung guro tapos gano'n yung mga estudyante mo ang lalikot tapos ang tawag doon, ang lalikot, ang kukulit tapos ayan, di ba? Magagalit ka dahil nagtuturo ka dyan, may nag-iingay, maingay talaga dahil natural naman talaga sa mga estudyante yun. Tapos hindi naman lahat ng hindi lahat ng magaling i nakuha. Yes, hindi lahat ng magaling i maganda ang relationship sa paaralan, mga ka-church. Hindi po talaga lahat ng magagaling ni masipag, di ba? Mas masipag pa yung, tawag dito, mas masipag pa yung mga nagpuposiging mag-aral kaysa doon sa nagmamagaling. Kahit magaling, nagmamagaling pa rin, di ba? Mm-hmm. Mas masipag pa rin yung mga mahihina ang mga utak, mga ka-church. Dahil, yun na nga, iniisip nila na itong taon na ito matatapos ko ganun, yung mga magagaling na nga, di ba? Magagaling na nga. Tapos sila pa yung kumagahid ng mga mag-iingay. Meron ganun mga ka-church na. So, para sa akin, hindi lahat ng magaling talaga masipag sa pag-aaral. Hindi lahat ng magaling
Ganun. Mm-mm. So, yan yung aking based on experience. Kasi marami akong mga kaklaseng ganyan. Eh. Diba? Marami akong mga kaklaseng ganyan. Magaling nga naman. Wala namang ka-respirit. So, dapat may action yung guro. Mm-mm. Diba? Hindi. Iwan ko nga ba, diba? Iwan ko sa matandang to. Parang awan nyo na po. Eh, ako lang nga po humilingi ng sorry. Mamingin na po ako ng ano, ng sawad, please po. Andito po yung mami niya sa kanya. Oo, diba? Siya pa yung nareklamo. Andyan pala yung nanay. Dapat yung nanay ang mag-ano, yun, no? Ang nanay yung... Ma'am Rosemary, nareklamo dapat. Nagmakawat ko sa teacher. Ngayon, andito ka pala. So, ikaw kasi magsasampa ng kaso, hindi naman si Lola. Kasi ikaw yung nanay. Yung pakiusap po ni teacher, ano sa palagay niya? Kung ano naman po naawa naman, kung ipakukulong siya, mag-ano naman siya. Pahinga na lang siya sa kanila. Okay. Mawalan siya. Grabe. Kung makapagsalita kayo, kala nyo mga profesional kayo, no? Pero sa totoo lang, ano kayang trabaho nyo? Mas maganda pa nyo si Guro, may 20 mil. Tapos ipaki-stop lang sa isang pagkakamali. Diba? Stop ka agad yun. Ano to? Stop lang doon. Mali-mali talaga kasi business yan. Tama. Siya ng lisensya. Alright. Mali yung ginawa niya sa anak ko eh. Pinahiya niya yung anak ko. Yun ba rin gusto ng tatay? Magandang hapon po. Saan pangalim siya? Sir Jefferson. Nagsalita na po si Mrs. Ang gusto niya raw, magpahinga na lang itong siguro. Tapos, ang pagkaintindi ko, hindi nasasampa ng kasong kriminal. Pero magpahinga na lang, tanggalan ng lisensya, huwag na makulo. Miya naman kayo, uy. Miya kayo. Siya. Kayo, sir. Ano po yung salubin niyo? Pahinga na lang po yung teacher para po din siya makapanak sa ibang bahay. Okay. Ma'am, narinig mo po yung salita. Kalimutan niyo na po yung napag-usapan niyo ng Lola. Sorry, Lola, ha? Okay lang, sir. Respetuhin natin mga magulang. Sabi po ng both parents, tong tatay nanay nandito, opo, hindi ka kakasuhan ng child abuse, din, ikaw na kusa mag-resign sa iyong trabaho at maging sa PRC, inalakad namin at sasangayunan mo para mas mabilis yung proseso na ikaw ay matanggalan ng lisensya. Or, isang option, ilaban mo sa korte, masasampa ka ng kasong child abuse. At para sa akin po, ma'am, kung ako tatanungin mo, malaking posibilidad na makukulong ka. Ano pong pipiliin mo doon, ma'am? Yun na lang pong decision ng father tsaka mother. Okay. Ma'am, punta kayo rito. Pag-usapin kayo para magpirmahan po sa barangay at sa DepEd na yun na nga po na pag-usapan ninyo para maging opisyal na po yung pag-uusap na yon. Okay, ma'am? Opo, sabihan na lang po ako kung kailan po at saka saan po, sir. Opo. Ma'am Milita, maraming salamat po sa time na binigay niyo sa amin. Opo, thank you very much po, sir. Okay. Paano niyo po nalaman na may pamamahiya palang ginawa itong guru niya sa anak niyo? Saan niyo po nalaman? O mismo anak niyo po ba yung nagkwento sa inyo? Hindi po nagsusumbong yung anak ko sa akin. Balik po yung kaklase niya, yung nanay niya po nagkataon na nandun sa eskwelahan nila. Etong nanay, nandun siya nasaksihan yung nangyari sa eskwelahan. Bali po, nung nangyari yon, syempre CCTV, wala namang audio yan. Kaya po, sinama po rin namin siya ngayon para po sana makapagsalita din siya kung ano pa yung mga sinasabi ng teacher na yon sa anak ko. Lalo pa yung mga sinasabi niya, Paul, para sa isang grade 2 na bata, sasabihan mo ng ganun. Hindi maganda yun, di ba? Kahit naman kanino gawin yun, hindi naman matutuwa sa sinasabi. In-spell ba lang talaga yung anak nung mo? Nakita niyo po ba siya nung pagkatapos ng nangyari ng presidente, nung uwian na, matamlay, kamusta po ba siya nun? Okay naman po siya, kasi lang, nung tinanong ko siya kung totoo yun, kasi nakarating na yung balita sa akin eh, umiyak siya bigla. Siya dun siya naging emotional. Pati ako na rin, kasi syempre, nasa trabaho kami, mag-asawa, di ba namin akalaing gagawin yung anak ko, di ba? Siyempre, alam namin, pag magulang ka, pag once na hinatid mo yung anak mo sa gate ng school, okay na, safe na, di ba? Tapos, mismo sa room niya, gagawin siya, papahiyain siya. Di anak ko nga, hindi ko pinapahiya sa labas, yung papahiyain niya. Siyempre, in-spill mo nga, eh, no? Ito, nung sabi niya po, umiiyak na yung anak niyo, nung nakausap niyo siya, anong sinasabi niya sa inyo? Pinamin ko siya, umamin siya. Sabi ko, matagal ka na ba ginaganyan, teacher mo? Nung ginaganon daw siya, medyo matagal na daw yun. Inaano siya, matulis yung kuko, tapos gaganon sa ulo, ikaw, ganyan. Tapos, sinabi... Alin ba kasi ang mas totoo? Sabi ng mama, nanay mo yung grandma, no? Ang sabi niya ay, pinokpok ng suklay, di ba? Pinokpok ng suklay, suklay yung ulo ng anak mo. E ngayon, kuko na naman. Alin ba doon ang totoo, di ba? Alin ang totoo, yung kuko o yung suklay na pinokpok? Ay, ang sabi niya pa naman ng grandma mo, sabi niya kaklase, kambal. E ngayon, mama na naman ng anak mo ang nagsasabi. Ano, mama na pala ng ano? Mama pala ng kaklase yan. Alin ba kasi ang totoo doon? Ayun yung sinungaling. Masalita kasi yung tama, di ba? May pawitis-witis ko na nalaman eh.
Sabi niya na, umuo siya, tumangon siya. Okay ka? Sabi ko, bakit hindi ka nagsasalita? Hayahay. At natatakot na magsumbol. Sabi. Tapos sabi niya, ang tagal niya sumagot. Sabi niya, natakot siya, diba? Pero mali talaga yun. Sa isang professional na teacher, hindi dapat ganun ang trato mo sa isang estudyante. Kamusta na po siya? Pumapasok pa rin po ba siya sa school? Hindi po siya nakakapasok. Gawa ng iniisip namin, pagbalingan niya yung anak ko. Oo, takot-takotin niya. May mensahe na lang ba kayo sa kanya na ngayon nanonood siya since hindi niya na po siya ipapakulong, tapatanggalin niyo na lang po siya sa servisyo. Nung sinabi mo sa telepono, nung sinabi mo, may nakaaway yung anak ko sa silya, kaya pinalabas mo siya. Unang-unang sa lahat, sinungaling ka. Sinabi mo. Yan mga ka-church to, ganun talaga ang buhay ng isang guro. Ako hindi ako guro, pero siyempre, alam natin yung buhay ng isang guro. Kasi kung minsan ako nangarap bilang isang guro, kasi hindi na ako nakatungkong ng kolehiyo, di ba? High school lang. High school lang naabot ko. Pwede nyo yung dream ko. Kasi handa tayong harapin yung mga consequence yan. Kung paano natin harapin, handa natin yung ating mga estudyante na yun. Sobrang likot, sobrang kolehiyo, sobrang ingay, di ba? Huwag na natutulog ka, di ba? Meron sumasako dyan, di ba? So ito, para sa akin, nakitaan ko itong mga magulang na ito na magiging spell sa kanilang mga anak, di ba? Sa kanilang anak. Ito yung mama na ito, yung nanay na ito. Walang pinta sa buhay. Kaya na lang tayo nito. Yan, we'll on this case now, mga kapatid. Mga ka-jokes. Wala po tayong anuhan dito. It is already fun. Ayan, nagawa lang tayo ng reaction ng ka-jokes. Mga ka-jokes, hango sa ating nalalaman, di ba? Hango sa ating mga na-obserbahan sa sitwasyon na ito. Sa issue na ito, tungkol sa isang mga guro, sa isang mga magulang, at tungkol naman ito sa isang anak. Siyempre, ikaw naman yung guro na, well, mas papagod talaga ako sa guro. Hindi po mahirap talaga magturo ng guro. Lalo magturo ng estudyante, lalo na mga estudyante na pagod. Well, this case, mga ka-jokes naman. Nagsalita naman na si Posi. Nagsalita na sa tungkol dito sa issue na ito. Kaya, dahil sa observation ko talaga dito, mga ka-jokes, nadala lang talaga siya ng emosyon niya. So, ayan. Nadamay patuloy ang walang, instead na sumbungan ng bayan, nadamay, di ba? Sigo. So, ayan. Go-go tayo po namin, mga ka-jokes, no? Tuloy lang ang laban sa pagkakit ng mga comics. Ayan. At hanggang dito na lang po ang ating video sa ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. At huwag dito subscribe my channel. Ayan. Gumawa lang tayo ng reaction hango sa ating mga nakikita o hango sa ating na-observahan sa ating paligid. And that is naman may observation din ako tungkol sa na-experience ko dati yung iwas as asidante din katulad ng matangin. Natin mo si Grade 5 ako, no? Grade 5 ako niyan. Yun naman, nasabi ko na kanina. Pinalabas kami ng guro. Tapos pinag-squat. Niya kami doon, nilagyan pang. Bawat kami namin pinagano. Kayo ba naman? Tapos yung head namin, nilagyan. Tapos nakatapik ko yung tukol. Ikaw ba naman nilagyan? Nagpilip ko sa kamay. Diba? Siyempre niya, paday. Ano bang kasalanan mo? Nag-spot ka ng tulo-tulo. So yun. Walang siraan ng loob. Ito'y reaction lamang at walang katotohanan. Sulat si H, mga ka-church. Maraming salamat sa inyong panonood. Ako mga pala yung week-end ng mga comics. Bye-bye and see you to next video.